Well, welcome to my channel. Just call me Sean. I have a desire to share anything through creating videos, so watch, listen, learn, and don't forget to hit the subscribe button. As promised, ito na ang kwentong katatakutan na sinabi ko sa last video ko. Sa 31 years of existence ko dito sa Earth, meron lang akong dalawang nakutang experience about multo. Kung yung mga nakaraang video ko ay tulog ako habang nararanasan ko ang mga kababalaghan, ito naman ay dilat na dilat ang mata ko. Simulan na natin sa pinakaunang karanasan ko sa isang nilalang na kung tawagin ay White Lady. Batang-bata pa ako nung naranasan ko ang makakita ng isang White Lady. Siguro grade 6 o first year, basta naglalaro pa ako ng kalsada. Ang mga kalaro ko noon ay mga kapitbahay namin. Malapit kasi kami sa kampo ng mga sundalo at nung time na yon, hapon na. Malapit na mag-alas 6. Eh di ba, kapag ganong oras, pinapauwi na ang mga bata kasi baka makatama ng kung anong ginakita sa daan. Eh kami, naglalaro pa dun sa kampo. Sa isang malaking open na tennis court. Meaning, wala siyang bubong. Half lang yung dingding, tapos may harang na parang wire yung buong court. So, kita mo talaga yung kung ano ang pwedeng makita sa labas na paligid ng court. Ang laro namin ay habulan. Nagahabulan kami paikot sa buong court and all of a sudden, habang tumatakbo, bigla akong napatingin sa gawing canteen malapit sa court. Sa likod ng canteen na yun ay may puno. I'm not sure kung anong puno yun, pero maliit lang siya. Parang kataas lang ng mga bayabas, ganun. OMG! Nakakatakot. Habang inaalala ko, natatakot talaga ako. Alam niyo yung nangyayari sa pelikula kapag may mga sweet moments at ni-inlove yung mga character ng mga romance. Yung mo nag-i-slow motion ng paligid at nakafocus ka lang din sa subject. Ganun na ganun yung naranasan ko that time. As in, hindi ko mapagkit yung tingin ko dun sa puno nung nakita ko yung White Lady. Pero hindi ko kita ang mukha kasi yung mukha natatakpan ng nakasabit na plastic sa sanga ng puno. Pero kitang-kita ko yung mahabang damit na white at mahabang buhok. At habang tinititigan ko yung in a slow motion na paligid, alam ko na gumagalaw pa rin ako. As in, nakaikot ako ng 2 beses sa court na patingin-tingin doon sa part na yun. At nung pangatlong ikot ko, bigla na lang nawala yung White Lady. Kaya natakot ang lola niyo. Tinanong ko yung mga kalaro ko kung may nakita sila doon, pero wala daw. So, parang kwento ko. Sa sobrang takot namin, nagtakbuhan kami pa uwi. Ayun, napauwi kami ng 2 oras. Kinwento ko sa mama ko yun. Tapos, syempre, pinagalitan ako kasi nga magdagabi na, nasa labas pa. At parang may nasabi siya na may nirape daw banda doon sa kantin na yun. Hindi ko alam kung totoo yung kwento na yun. Baka gusto lang akong takutin. Basta natakot ako noon. Parang matagal din bago ako nagawi uli doon. First and last encounter ko na yun sa White Lady na nasa kampo ng mga sundalo. Pagdaan ng maraming taon, graduate na ako ng college nung maranasan ko ang pangalawang experience at last na experience ko sa mga kababalaghan na gising ang diwa ko. Pumunta kami sa Tagaytay ng airport ko noon. Sinamahan niya akong mag-apply sa Tagaytay Highlands, isang social na lugar pa sa mga social na tao. Pero hindi ko ron naranasan ang kababalaghan kundi sa isang malaking bahay na ang caretaker ay kakilala namin. Social na village din yung pinuntahan namin. May mga bahay nga raw doon ng mga artista pero hindi ko natanda kung anong pangalan ng village. Pero tandang-tanda ko ang karanasan ko doon.
Yung bahay na tinunugan namin ay mansyon para sa mga pangkaraniwang taong tulad ko. Pero kung sa sobrang mayaman, baka maliit lang yun sa kanila. Anyways, pag nakapasok ka sa bahay na, na walang nakatira o hindi tinitirahan o caretaker lang ang naninirahan, mararamdaman mo yung emptiness ng bahay. Actually, pag naglakad ka sa village na yun, ang daming magaganda at malalaking bahay na parang hindi natitirahan. Siguro mga rest house lang siya ng mga mayayaman. Mararamdaman mo yung kakaibang aura ng bahay na natitirhan sa hindi natitirhan. Ang daw na pakiramdam kahit puno ng mga mamahaling gamit. Tapos yung mga display, pictures, and paintings. Tapos yung mga display, pictures, and paintings, parang may kakaibang energy na hatid. Doon ko lang naramdaman yung ganong pakiramdam sa isang bahay. Masasabi mo talaga na walang lively energy sa lugar. Hindi naman siya sinuunang bahay, pero mararamdaman mo na luma na o matagal na talagang hindi natitirhan ng maraming tao yung bahay. Sa mga hindi maintindihan, siguro try nyo pumunta sa isang abandonadong gusali. Ayun, dahil isa lang naman akong pangkaraniwang nilalang bago sa akin yung makakita ng mansyon mo, pangmayamang bahay. So, nilibot-libot ko talaga yung bahay. Pinasok ko yung mga kwarto na pwede kong pasukin na yun. May bata pa kaming kasama noon na dalaga na ngayon. Pagkakaalala ko, parang may nakikita siya na hindi ko nakikita na tinuturo niya sa akin. So ako naman parang sinasakyan ko lang. Parang nagtatakutan nga kami noon. Baka nga nakikipaglaro lang yung bata at gusto niyang laro ay yung katatakutan kaya sinakyan ko talaga. Wala naman akong kakaibang naramdaman at makakapagpatayo ng balahibo ko. So, parang nakipaglaro na lang ako sa bata until gumabi na. Ayun, tulugan mode na, pinatuloy kami sa isang kwartong malaki sa second floor. Kami lang talaga yung natulog sa pangalawang palapag. Lahat ng kasama namin sa first floor lang natulog. Siyempre, gets ko naman, bisita ang grado sa amin, so hindi ko pinagtakhan. Nakahiga na kami at patay ng ilaw. Hindi ako makatulog. Siguro na mamahay. First time kong mamahay sa isang lugar kasi madali namang mag-adjust ang katawan ko sa mga bagong lugar. So, dun ko lang talaga naranasan yung mamahay. Ayun, natulog kami ng patayong ilaw. So, ang dinim, pero nakamulat yung mata ko. Tapos, may nararamdaman na akong kakaibang takot. Nakatikilid ako noon sa kama, tapos nakaharap ako sa may pinto na sarado. Pero hindi ko mapaliwanag kung bakit parang kahit madilim, parang tagos sa pinto yung tingin ko. Eh, kapag pinupsan mo yung pinto na yon, katapat nun isang wall na may nakasabit na malaking portrait ng isang babae na isa ata sa mga may-ari ng bahay na yon. Kung nakatitig na kayo sa mga portrait na malalaki, alam nyo na may kakaibang hatak yung mga ganun mapapainting o simpleng letratong pinalaki lang. Habang nakatingin ako sa pinto, naiisip ko yung portrait. Tapos kung ano-ano na yung papasok sa isip ko na nakakatakot. Hanggang sa parang kahit madilim, eh parang may nakikita akong kamay na kumakaway. As in, limang daliri lang. Hindi ko alam kung imagination ko lang yun dahil takot na talaga ako noon. Pero the moment na pumihit ako patalikod sa pinto kasi parang gusto kong iwasan ng mapatitig doon kasi kung ano-ano na talaga yung nakikita na ko. Tapos, yun nga, pumihit
ako patalikod, and then biglang parang may yumakap sa likod ko na malamig, as in malamig. First time ko maramdaman ng ang ganoong nakakakilabot na lamig. Hindi siya imagination kasi naramdaman ko talaga yung parang yakap sa likod ko ng malamig. Hindi siya hangin kasi paano magkakahangin sa parte ng pintong nakasara at ang bintana ay nasa parteng katapat ng pinto. Alam mong hindi siya hangin kasi sa taas na parte lang ng likod ko yung lumamig. Kaya ang ginawa ko, sa sobrang takot ko, kinalabit ko yung airpods ko. Sabi ko, palit kami ng pesto. Ayun, nakatulog na ako after namin magpalit ng pesto. Pagkagising ko, parang pinag-uusapan nila yung experience ko, nasa kusina sila. Parang ina-assure nila ako na walang multa doon. Pero doon ko biglang naisip, bakit lahat sila sa baba natulog? Tapos yung tinginan nila habang ina-assure ako na walang something doon. Yung tinginan nila parang may something talaga doon. Pero ayaw lang nilang buhayin yung papak ko. Siguro ganon. Ayun, kahit dalawa lang tong experience ko habang dilat ang mata ko kumpara sa tulog ako o nag-i-sleep paralysis ako, mas dito pa rin ako takot na takot sa tuwing ikikwento ko to at aalalahanin yung sandaling na-experience ko ang mga ito. Siguro dahil mas ramdam ko, mas alam kong totoo kumpara sa panaginip na kahit nararamdaman ko, alam ko naman na panaginip yun. At may explanation ang science tungkol sa sleep paralysis. Sa mga hindi nakapanood ng dalawang video ko about experiences ko sa sleep paralysis, ilalagay ko na lang sa description ang link ng videos. Kung gusto niyo pang marinig ang mga kwento ko at malaman ang ibang topic ko, subscribe lang kayo at click niyo yung bell para pag may bago akong video, ma-notify kayo. Follow nyo na rin ang mga social media accounts ko. And by the way, isa akong romance writer. Kung interesado kayo sa mga kwentong romansa, ilalagay ko na rin sa description kung paano kayo makakakuha ng kopya ng ebook or printed copy. Comment lang kayo ng mga experiences nyo at susubukan kong basahin ang mga yan kahit gano'ng kahaba. Kung may mga tanong kayo sa akin, DM nyo lang ako sa Instagram ko or PM nyo ako sa Facebook page ko. Sa mga mas prefer ang pagbabasa ng letra tulad ko, may vlog din ako sa bawat topic na i-upload ko dito. At nakasulat ito sa English. Sinusubukan kong gawing global yung website ko kaya English yung gamit ko doon kasi soon mag-release ako ng mga English translated na kwento ko para sa mas malawak yung marketing. Ayan, see you in the next video. Ang magiging next topic siguro natin ay ang misconception na pag BPO call center agad. Though karamihan naman talaga ng BPO dito sa Pinas ay call center, gusto ko lang kayong bigyan ng ibang views about sa BPO industry based on my experience. Pasensya na sa buhok ko na minsan hindi nakikisama. Minsan mukhang bruha, minsan okay. Ngayon mukha naman siyang okay. Gusto ko yung pagkulot niya ngayon. Bye-bye!